Ayun ah, lang sa bahay. Ay, bago yung fairness, gumagaling na ako. Magiging amazing ang umaga nyo sa aming hatid ngayon dahil isang paggawa ng hamang dinayo ni Love dito lang sa Quezon City. Surog na ba? Ayan na nga! Love, ituro mo nga sa amin yung paggawa ng Chinese leg hop. Surog na lang. Ay, nasunog na yung isang side na hawak ni Lin eh. O, yan na. Ayan, tinulungan ng Ivan. Wala akong sala. Wala. Hello. Wala akong sala. Dito, dito naman sa kinaroroonan ko, hindi lang po mata, ilong, lahat po ng senses ko ay gumagana ngayon dahil sa amoy at sarap ng ham na ihahain po namin sa inyo ngayong Monday morning, mga kapuso. Hindi pala ham, home! So it's a home Monday morning po, mga kapuso. So makikita po natin ngayon ang ilang proseso, pero ayan, ang kagandahan po nito, nandito po ang may-ari na si James Wong. Parang artista, di ba? Para ituro sa atin kung paano nga ba ang proseso ng kanilang ham since 1945, James. My yes. Gosh! Sa lolo ko pa po ito. Ilang generation na to? Pangatlo kayo? Pangatlo na po. O yan! Okay, so James, nakita ko ang lalaki ng mga ham ninyo dito. So, yung unang proseso ay, anong ginagawa niyan? Actually, mag-start yan sa plant. Pagdating po sa plant, ito-thaw po muna yung thaw. Ano. Oo, para oh, frozen kasi yung meat. And then after po na ma-thaw, around ano lang yun, mga 12 hours or to one day. Uh-huh. And then didiretso na po siya sa ipaprocess po siya na i-brine. Yung brine solution. Okay, yeah, brining. Okay. So, abot po siya ng mga 7 to 12 days. Mm-hmm. Tapos pwede po siya mapabilis pag-injection po ng curing solution. Curing solution. Curing pa lang yun. Oo, okay. Curing solution. After na curing solution, isusmoke po yan. Pag i-smoke siya, abutin po siya ng 1 month to 45 days. Okay. So, mas mape-preserve yung life. Yan! So, ito ayan. Kagaya ng meat na to, ilang kilo to? Ano? Abot po siya ng mga, ano, 6 to 7. Oh, ang laki, guys. So, totoo lang ang laki nito. Kaya pakainin ang buong, ano, community. Ganong peg nito, ganon siya kalaki. Ayan. So, pagkatapos ng after niya ma-smoke, after ma-smoke, ihahang siya para ma-dry, and ayan. Then, or ano, freeze dry. Brabe. Pag na-freeze dry siya, kukunin na namin. Uh-huh. Ayun, iluluto po namin siya ulit sa sikretong sangkap. Ayun yung sabihin sa amin. Pero pipilitin ko siya mamaya. Joke lang ito. Ito na mga kapuso, dito po sa isang malaking kaldero ay ipapasok nyo ang malaking ham na wow! Amoy pa lang, sorry. Amoy pa lang, guys. Grabe, ang bango! Yung flavor niya. Pwede mo kaming bigyan ng isang ano, ng isang ingredient na nilagay mo diyan. Pepper. Pepper! Fantastic! Pepper and salt. Pa! Tawos, okay. Pagkatapos po noon, pag napakuluan na natin siya, ang susunod pong proseso niyan ay ipapakulo siya. Kukul na lang po. Cool down. Oo, okay. Once na cool na siya, tatanggalin po yung balat. Balat. Tinatanggal po yung balat. Tapos pagkatanggal ng ayan. Balat. Pag nagtanggal yung balat, ayan, eh dyan na yung lalabas yung itotorch siya. Uh-oh. Basta dapat malamig na siya. Kaya gano'n pala katagal yung pagpapakulo mo dun? Abutin po siya ng 1 to 2 hours. Depende sa dami ng ham. Grabe pala yung pagkawa ng ham nyo. Kailangan nyo pong maging parang naghihintay ka ng pag-ibig. Ganon, no? Ang tagal. Pero guys, masisiguro naman, yung fullness ng flavor. So itong ginagawa niya ngayon, ito na yung last process? Oo. After niyan, iano na siya, idadaan po siya sa glazing process. Uh-huh. Ang gamit po namin ay white sugar para hindi mas masunog. Oo, hindi masunog, mas caramelize yung color kasi niya para golden brown. Kasi pag brown sugar, guys, mas maitim, no? Mas maitim yung lalabas siya. Tsaka mas magiging mapait. Yes. Pero okay. Pag maramihan naman siya, ano nilagay niya? Ano, alak po. Ah, guys! May ganun. Oh, binigyan niya na yung konting proseso, ha? Spices okay. And sugar. Okay. Alak. Tapos, ito na yung paglagay ng asin. Oo. Ay, sorry, ng asukal. Sugar and spices. Ay, may spices pa rin. Mm-hmm. Yeah. So, hindi lang sugar at alak ang nilalagay nyo. May spice din para yung itong bahagi ito, may flavor pa rin. May flavor, oo. Ayan, mga... Para pag kinain niya talaga, napaka-malasa siya. So, ito nakikita ko. Ano naman? Mano-mano lahat? Mano-mano po talaga siyang gagawin. Pero pag ganito po, pag mabilisan, tatanggalin po lahat ng balat, tapos may taong maglalagay ng ano, spices. Uh-huh. Tapos meron kami iniinit na bakal. Pag sobrang init na siya na pulang-pula, yun po yung tinatawag namin na plancha. Yes! Para yes, yung po. That! Yeah! Bali yung mangyari, parang nakatong siya, tapos dire-diretso na po yan okay. Tuloy-tuloy. Dito na tayo mga kamuso! Woo!
nagagawa na nga nitong si Ma'am, ano pangalan niyo po, Ma'am? Feli. Feli, kala ko si Marian Rivera. Ni Feli, itong ating napakasarap na ham at napakalaking ham. At nakikita ko talagang ano ha, pinkish-pinkish talaga. Yeah, yun yung sodium nitrite or yung curing solution. It will give a ano, pink and dark red color. Uh-huh. So, mas ibig sabihin po nun, mas maganda siya, mas magtatagal siya. Okay, halimbawa, binili mo to ngayon kasi syempre gusto ko sa December pa. Oo. How will you parang yung tamang pag ano nito, pagtago sa ref or what? Pag sa ref lang siya, tatagal. Pag kahit hindi mo siya ilagay sa ref, tatagal po siya isang linggo. Oo. Pero pag linagay mo sa ref, kaya niya up to 2 months. Pag ayan, freezer, kahit po 6 to 8 months kaya. Okay. Siya. Ito po yung tinatawag nilang bone-in honey-cured Chinese ham. Yes. This is the traditional ham na mabibili po natin, mga kapuso. Ang magkano kada kilo niyan, James? Ito, 1,250 po itong naka-slice. Pero pag yung buong pata po, syempre, 1,150 kasama yung buto. Per kilo na siya. At guys, tandaan nyo, huwag nyo itatapon ang buto. Pang soup yun, my love. Madalas pang sopas. Yeah, pang sopas yun. Okay, so bukas kayo ng anong oras, James? 7 a.m. to 7 p.m. Lunas hanggang Sabado yan, mga kapuso. Ay, pag December po, hanggang Linggo, bukas kami. Ibig sabihin po doon, hindi sila natutulog pag December. Wala pong, na po sila, mga walang tigil ang pag-slice. Wala na tigil. Okay, eto na po ang pagkakataon kong matikman ang ham na ito, mga kapuso. Apo, syempre, kunin na natin. Eto po, meron po kami special, honey sauce. No, ayoko ng honey. Kailangan ito muna ang tikman. Oh my God. Ang sanang pandesal! Meron naka sa to. Ang sarap! Grabe! Tsaka lambot ng karne. Yes. Tsaka yung flavor talaga nandito ha. Yung full flavor. Kung ano man, hindi ko mahuhulaan eh. Anong lagay ng flavor. Mga kapuso! Sana po ay nabusog din kayo ngayong umaga. Pero mamaya, naku, marami po kami ihahayo sa inyo. Dito lamang po sa inyong Pambansang Morning Show. Ang nag-iisa! Punang hirit. Yahoo! Hello, Rhea! Beautiful Rhea! Good morning sa'yo! Good morning sa ating mga kapuso! Mga kapuso, eto na! Nako, kasalukuyan pa rin. Giniglaze po yung ating bone-in ham. Kaya meron kami bone-in question para po sa kay James. Dahil syempre, napagkalaki-laki po talaga nito. Syempre, marami dyan nagtatanong ngayon, mga kapuso. Eh, kung gusto mo lang maliit lang na size, pero ganun pa rin yung galing pa rin sa parting ito. Oo. At yung flavor, masarap pa rin. Ano naman ang option nila, James? Ayun nga. Itong pinaka-option nila, ito po siya pag raw, tapos ito siya pag na-luto na. Tapos ito, ingredient siya. So, ito, paano yung proseso niyan? Galing ba yan dito? Ito na nangyari dyan? Oo, parang may part siya ng leg pa rin. Tapos, okay, ikukunin siya dyan. Tapos, sahaluan ng ibang part rin ng meat. Okay. Tapos, inenet siya. Tapos, very tight. Mm-hmm. Tapos, lalagyan ng balat. Para maging bilog siya. Kaya nangyari, pinya style boneless ham. Oh, kaya daw pala, na parang style mukhang pinya. Kaya tinatawag na pinya, ha? Yeah. Ayan. Ayan. Wala siyang buto. Tapos, walang buto. The same quality, tapos mas ano siya, much cheaper version. Kaya okay, pag nakita so natin. So ganito, may ano yan, 1 kilo yung mga ganyan? Ito halos 1 kilo. Magkano yan? 900 per kilo. 900 per kilo. Pero ang nakikita ko dyan sa pinya ham nyo ha, kitang-kita mo yung karne pa rin talaga. Karne. No? Yeah, because some of the ham ngayon, parang... Oo, ibang part na ng ham eh. Oo, pero dito pa rin nanggagaling. Oo, halos buo talaga siya. Okay. Kaya, pag ganito yung pinuproduce nyo, ilang ham, pinya ham, ang kailangan yung bunuin para talagang yung mga yung demand maibigay nyo sa isang araw, nakakainan kayo? Sa isang araw, siguro 100 to 200 yung preparations namin sa December. Kasi minsan, dapat 1,000 plus kasi mas maraming umu-order nito kasi mas pang-giveaway siya. Ay, correct! Tama ka dyan! Ate Ken, nakikita natin na full flavor pa rin yung binibigay nyo rito. Is it the same flavor with yung itong malaking ham, yung ating bone-in ham, kesa dito sa pinya ham? Lahat naman siya may same. May something na inilagay kayo para mas maiba yung taste niya? Pagdating dyan kasi, mas talagang curing process ng leg, mas malasa talaga siya. Oo. Pag ito kasi... Kasi ang gusto kong sabihin ni James, dahil nga dun sa puto, nagdadagdag siya ng flavor. Sa bone-in ham natin. Yeah. So ito nga naman ay laman na lang. Mm-hmm.
So may flavor pa rin kayong nilalagay. Pero at saka ito, mas cheaper. Mas cheaper, no, yeah. Pero masarap pa rin, mga kapuso. Ayan, mga kapuso! At is meron na kayong papipili. Maraming salamat, James. At maraming salamat, Ruru Madrid. Manhit, so joke lang. Okay, maraming salamat po, mga kapuso. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pagtuto sa nagpapaglaze ng inyong morning. Dito lang po sa inyong Pabasa Morning Show. Ah!